mukbang with question and answer portion. Kung hindi po ako agency manager, saka vlogger, siguro ano, don't forget na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel, Danny Cortesano, sa YouTube at sa FB page. Okay? Kaya meron pa tayong mga social media accounts sa Twitter, sa Instagram, sa TikTok. Yan. Kanina po kaming subaybayan po doon kasama po ang pamilya kakulitan. Para po sa inyo rin yun. Power! Parang sumasakit na yung bato ko, patay. Delikado to ah. Mukbang. Sa akin, ang biggest fear ko, alam niyo naman yung story ako, di ba? Ngayon, ang talagang ano, is yung meron kang mawala sa pamilya mo. Yan, yun yung number one na biggest fear na kinakatakot ko. Kasi nga, syempre, sila papa, sila mama. Diba? Tapos na-experience ko din yung kay Madam Lorna na wala. No? Sa ipinagpahinga na po ng Diyos. No? Na-experience ko siya. Ngayon, marami pong mga changes, marami pong mga pagbabago, marami pong mga pag-a-adjust na ginawa natin na para tayo po ay makarecover dun po sa pagkawala. Yun po talaga yung pinaka number one po na pinakatakot ko. Kasi nga, syempre, nasanay ka po na nandyan sila, nasanay ka na kapag ka may problema ka, handa silang sumuporta sa'yo, handa silang tumulong sa'yo. Ngayon, kung sakali man na bababawiin yun ng Diyos yung kanilang mga buhay, magkakaroon ulit po ng pagbabago. Bagamat, masakit sa kalooban, may mga ganong mga senaryo, pero kailangan talagang tanggapin. No? Ang inaano ko lang po is papaghandaan yung mga dapat paghandaan na malesen po yung mga gastusin. Kasi syempre, ayoko naman po na sila ay mawawala tapos bukod doon may mga problema pang mga sasalungahin, medyo mahirap na. Kaya nga po ako, minsan hindi kami nakakapasyal. Meron po akong inuuna sa kanila, for example, yung insurance nila. Tapos yung kanilang mga St. Peter, yan, inuuna ko rin po yan. Kasi nga po, gusto ko po na ano man ang mangyari, kung sakaling dumating po yung araw na hindi mo natin inaasahan, naka-prepare na po. Yan. Kaya, yan po yung isa po sa mga kinakatakot ko na darating sa akin. Tapos, bukod sa may mawala, may mga magkakasakit. Yan. Yun po. Yun po yung mga nakakatakot, di ba? Pero, ang aking pag-asa lagi ay sa Diyos. Na may Diyos na laging nakaalalay, may Diyos na laging tumutulong sa atin, na ano man ang dumating, lagi tayong umasa sa Diyos. Kasi sabi nga ni Kuya Daniel, na lahat ng ating kabalisahan sa buhay ay ating pong ilagak sa Diyos. Ayan. Yun po yung natutunan ko kay Kuya Daniel, na huwag nating isipin na kaya natin lahat yan, lahat magagawa mo, hindi natin kaya. Kung hindi tayo tutulungan ng Diyos, wala po. Kaya mas maganda po na lahat po yan iasa natin sa Diyos. At pagka yan ay inasa natin sa Diyos, siyempre, tutulungan tayo ng Diyos na kung ano ba yung mga dapat natin gawin. Okay? At meron silang kakasangkapanin para tayo po ay matulungan. Sa career ko bilang financial advisor, at the same time, agency manager. Pasensya na po kayo, makumakain na. Kasi mukbang nga ito eh. Mukbang. Ngayon, sa career na to, ang pinaka nagustuhan ko dito is kumikita ka na, at the same time, nakakatulong ka pa dun sa mga kliyente mo. Diba? Kasi ito pong job na pinasok ko is a noble job. Kasi mayroon lang kasi mga job kasi na kumikita ka lang. Diba? Ba, normal naman, mga empleyado. Ang kumikita, mga employer. Yung mga may-ari ng kumpanya. Pero, hindi tayo masyadong nakakapag-save lives dun sa ating mga kliyente. No? Pero dito po sa trabaho ko pong ito bilang financial advisor, natutunan ko po na lahat ng mga kliyente na nag-a-avail po ng insurance, ini-explain po namin sa kanila yung plan na kinuha nila. Sa kung saan,
yung plan na kinuha nila is mapapakinabangan nila for future. Na kung sakaling may mangyari sa kanila, magkasakit, maaksidente, diba? Kaya nga ngayon eh, ang dami pong kumukontak sa akin na, Sir Danny, may ganito po, naaksidente, na COVID, ganyan. Sabihin, kapag ka, na sila po ay may emergency at pwede nilang magamit yung kanilang insurance, ako po yung isa nila sa kinokontak. Diba? Kaya dito po, ang nangyayari, nagiging hero ako sa aking mga kliyente na nagpapasalamat sila sa atin, sa awa ng Diyos, na yung isa na nagkasakit, meron silang nakuhang pera. Diba? Na pampagamot nila. Yung na-aksidente, meron silang nagastos na reimburse. Meron naman, may pinagpahinga, meron silang nakuhang milyon. Diba? Tignan nyo na po. Nakatulong tayo sa ating kapwa. Dito po sa karen na to. Kaya kayo, kung kayo po ay ganun din po ang gusto nyo, na kayo po ay tumutulong sa kapwa, and then ang kapalit naman nun, kumikita ka. Diba? Na yung kita na yun is ano, bigay po yun ng kumpanya. Hindi po yun bigay ng kliyente ha. Bigay po yun ng kumpanya dahil po dun sa serbisyo na ibinibigay mo sa mga kliyente. Kaya dun sa mga gusto po na maging kagaya ko, may awa ang Diyos, di makasama namin kayo sa business na po. Kaya ito po yung nagustuhan po sa career ko sa AIA. Ako po ay proud dahil meron po akong mga na-accomplish na maliliit na bagay. For example, yung mga bayarin ko, every month, nakakaraos. Saka yung isa pa, yung sasakyan namin, yung BIOS, yung awa ng Diyos, dapat babayaran po namin yun ng 5 years, pero nabayaran lang po namin ng 4 years. Diba? Mga accomplishment po namin yan. Tapos, yung mga dapat po natin na bayaran, diba? Awa ng Diyos, nakakaraos po. Kaya dun sa mga kliyente namin na ano, na nag-aabil po sa amin, na mga kakulitan. Kasi ba, karamihan po ng mga kliyente ko, mga kakulitan din, mga fans club, mga followers, mga subscribers. Nagpapasalamat po kami sa inyo dahil sa pamamagitan po ninyo, nakakatulong po kayo sa amin, no? Kaya malaking bagay po na nandyan po kayo. Kaya dun sa mga hindi pa naming kliyente at kayo po ay willing din po na magsikuha ng mga life insurance, sana kuha rin kayo. Diba? Para po sa inyo rin yun. At the same time, natulungan ko po kayo, natulungan nyo rin po ako. Double purpose. Yeah. Kung hindi po ako agency manager, saka vlogger, siguro ano, yung dati kong ginagawa, yung ako po ay isang empleyado na isang IT industry, IT company. Siguro andun pa rin po ako na nag-aayos ng printer, nag-aayos ng computer, tapos na nag-service sa mga company. Yan. Kasi po yung talagang pinaka-forte ko sa trabaho, yung mag-ayos na mag-repair. Kasi nga, ano nga ako eh, sirani ko nga ako. Ako po yung sirani ko. Okay? Ngayon, yun ang gusto kong gawin. Kaya nga lang, napunta ako sa nag-iba ako ng career, no? Kaya kung sakali man na hindi po ako agency manager, yun ang gagawin ko. No? Matutuloy-tuloy pa rin ako bilang empleyado. Siguro sunod, bukod sa pagiging empleyado, siguro nag-aano rin ako, mga power-power. Ano yung mga power-power? Yung mga networking, nagbibenta ng mga, ano, ng mga supplement, mga ganyan. Power! Diba? Yun yung mga, ano ko, mga naiisip ko na kung hindi ako vlogger or hindi ako agency manager. Mahirap pala na pagsabayin na kumakain habang nagsasalita. Kasi normally sa atin is kailangan bago magsalita, tapusin mo na ang pagkain. Okay? Kaya lang, syempre, dahil nga gusto ko po na ma-emphasize sa inyo na tayo po ay mukbang. Okay? Kasi pag mukbang po kasi, wala tayong gagawin. Hindi magsasalita yun. Puro kain lang yun. Okay? Pero sa atin, nilagyan po natin ng twist, no? Mukbang with question and answer portion. Kaya sana po, dun sa mga bago naming mga followers, mga subscribers, mga viewers, don't forget na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel, Danny Cortesano.
sa YouTube at sa FB page. Okay? Kaya meron pa tayong mga social media accounts sa Twitter, sa Instagram, sa TikTok. Ayan. Kanina po kaming subaybayan po doon kasama po ang pamilya Kakulitan. At God willing, kuloloobin po ng Diyos, ay magkita-kita tayo ulit sa susunod po nating serye. Kasi po, itong sharing ito is Danilicious. At kuloloobin, baka abangan niyo po yung ating pong Dani Conversation. Kuloloobin po ng Panginoon. Kaya, hanggang dito po. Hanggang sa muli. Bye! Kakain na tayo, dire-diretso. Diba? Bye-bye!